Good morning, and welcome to my channel. Ayan, nandito ako ngayon sa aming nursery. Makikita nyo, so many plants, saka yung mga maliliit na plants. Ayan, ayun, it's 5 o'clock in the morning here in Riyadh. Medyo inaantok-antok pa ako. Kasi ganito dito kasi sa Riyadh, sa trabaho namin. Kasi since ang trabaho namin is about sa gardening and landscape, ang pasok namin 4:30 ng umaga, tas para makauwi kami ng alauna. Ayan. So ayan guys, nandito na ako sa office ko, and as you can see, kung natatandaan nyo, ito yung isang halam, yung plants na ginawa ko sa container, yung nasa isang video ko. So far so good, buhay naman sila at hindi naman sila namamatay. Ayan, basta proper care lang, hindi ko siya ino-overwater, tas lang laging meron siyang artificial light, like yung ilaw laging nakabukas para ano, para hindi siya malanta. So ayun, and since itong room, itong office namin ay naka aircon, so once a week ko lang siyang dinidiligan. So ayan, ngayon ginawa ko itong video na to kasi meron akong gusto ipakita sa inyo. Nagpost ako ng picture ng napakagandang flower sa aking Facebook page and sa aking Instagram. I think that was 4 days ago. Yung mga hindi pa po nakakapag-like, please visit my Facebook page. It's Dan Post Blog, Victory Blog. And also my Instagram is Pinoy_Jardinero. So ayun po, nagpost ako ng isang ng picture ng ano, ng flower, and it's Delicianthus Eustomag Grandiflorum. Ayan, ito yung ano, ba't ba ako doon? ito siya. So, ito, pinapakita ko sa inyo. Ito yung flower na ipinost ko. And so far, ano siya, surviving pa naman siya for 4 days. Ayan, nilalagyan ko ng tarak kung pang ilang araw na siya. Kasi na-observahan ko din kung hanggang gano'ng katagal talaga yung buhay niya. Kasi dito sa catalog, na ano, dito sa catalog, sabi, naglalast daw siya ng hanggang 2 weeks yung flower. Na kahit gubitin mo tapos lagi sa tubig, naglalast daw siya ng 2 weeks. So kung malaman kung gaano katagal siya magsusurvive dito sa water and sa room temperature. So ayan, ito po yung tinatawag na ano, ang common name po niya is Lysianthus, and ang scientific name niya or botanical name niya is Eustoma grandiflorum. So ayun, this is a summer plant. May nagtanong sa akin sa aking Facebook page kung paano raw ito alagaan at tututubo ba ito sa Pilipinas. So ayun, may nagtanong sa akin, so eto, sagutin ko na. This is a Lysianthus, and this is a summer plant. This is a heat tolerant plant. So ibig sabihin na mabubuhay ito sa may init na lugar. And also every summer, pwedeng-pwede ito, hindi siya malalanta. So ito ay very suitable sa Pilipinas. Mabubuhay ito sa atin sa mga bandang March, April, May, June, July, August. Yan, pwedeng-pwede ito sa atin sa Pilipinas. This is a heat tolerant plant. Kahit nakaka-direct sa sunlight, okay na okay ito. Parang portulaca o yung tinatawag sa atin na alasgis, na gustong-gusto yung sa maaraw. Ito, ganun ba? Ang proper care niya, hindi naman siya maselan. Ano lang, yung sa pagdidilig, huwag lang masyadong overwater. Siyempre, sa lahat naman, applicable ng lahat ng halaman. Basta huwag i-overwater. Kasi kapag overwater ang halaman, nabubulok yung ugat hanggang sa nalalanta yung halaman. So, kailangan tamang-tama lang ang pagdidilig. And also, ayan, ang di ko lang nagustuhan dito sa halaman na ito, napakatagal ng germination period kapag isinid. So, kapag isinid, mag-germinate yung kanyang seed ng mga 3 buwan o 2 months, ganyan. 2 months bago pa talagang lumabas yung sprouts niya. Makikita mo pa lang yung kanyang, yung ganitong bulaklak niya. Magbo-bloom pa siya mga ano pa, mga 6 months pa. So bago mo makita yung natural na ganda niya, you need to wait for 6 months. Para makita mo yung talagang ganda niya. Pero sulit na sulit naman kapag nabuhay mo siya. Ganitong ganito yung itsura niya.
Parang nga siyang ano eh, parang plastic. It comes with many different colors. Hindi ko na ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colors. Ayan. 8 colors siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, 9 colors pala. Oh, it comes with 9 colors. Kaya, ayos na ayos ito sa atin sa mga landscape landscape beds, mga flowering beds. Sa landscape design, maganda-maganda to na gamitin. Sa saka pang personal na garden din natin. So, sa atin, di ko alam kung may nabibili nito sa atin. Hindi ko sure. Pero, one thing na masisiguro ko, this coming vacation namin, bibili ako ng seed nito dito. Maraming mga supplier ng seeds dito. Ayan, hopefully makabili ako nito at makapamahagi ako nito sa inyo. Maturo ko rin sa inyo kung paano ako ang proper na pag-seed nito. So, ma-stay put lang po kayo sa channel ko kasi tuturuan ko kayo kung paano mag-seed, paano tamang pag-seed. Kasi marami nagkakamali sa pag-seed. Minsan di nabubuhay yung mga seeds na tinatanim niya. So, one of these days, ituturo ko po sa inyo yon. And also, sa stay put din po kayo sa aking Facebook page. Nagpo-post din po ako doon ng mga tutorials and tips. And sa Instagram ko naman, it's Pinoy underscore Jardinero. Doon naman po, pinapost ko naman yung mga pictures ng mga halaman, mga flowers, and nilalagay ko po yung mga identification niya para makatulong din po sa atin mga mag-aalaman. Ayan, mahilig mag-alaman, mahilig mag-collecta ng plants. Doon, subukin kong punuin ng mga pictures yun with their names, common names, and scientific botanical names. Ilalagay ko doon para makatulong po sa atin. Ayun. Maraming salamat po sa pag-stay sa aking page. Ayan po. And see you sa susunod kong uploads. Bye!